Ewan ko, kasi nanghihinayang ako at nalulungkot kahit kasi yung chairman ng committee na nagtatanong, kaibigan ko pa yan, si Gastang Bunting. Kako, ano ba nangyari? At yung asawa niyan, dating producer namin sa ABS-CBN. So, they should know kung ano yung mga patakaran. Tapos si Congressman Akob, dati namang gentleman yan at mananabong yan, katulad ko, dati. Hindi ko maintindihan bakit ganun ang inaasta, no? Si Mr. Penintel ng Surigao. Hindi ko rin maintindihan bakit ganun ang inaasta niya. Hindi ko kilala yung ibang congressman. Nakala mo parang mga asong ulol kung magtatanong. Nawala yung respeto ko sa mandali, no? Dito sa 19th Congress. Sir, alam ko makaka-relate kayo sa matagal niyo po sa pamamahayag. Nakikita niyo po ba na ang ginawa ng kamera dito nga po sa SMNI, particular sa mga anchors po ng SMNI, kung ikaw po ay aktibo pa, halimbawa, nasa pamamahayag ka pa, nasa height ka pa ng iyong pamamahayag na karir at naganap ito, magkukos ba ito ng chilling effect po sa inyo? Malaking impact niyan. Kaya nga ako nung sinusubaybayan ko, pinapanood ko. Nalulungkot ako, Admiral MJ, ano? Kasi ang taas na respeto ko sa Kongreso, especially sa House of Representatives. And I remember, minsan naimbita ako rin as a resource person. Noong kapanahunan nung issue ng suhulan sa NLEX, na anong tawag nito, na pinagbibigyan ng pera yung mga congressman. I remember kasi ako ang nag-discuss niyan on the air, no, sa radio at sa television. So sinumo nila ako. Sabi ko, wala namang problema. So I attended. I made sure na anong tawag nito, nagdala ako ng abogado para at least guided ako. Dahil yun naman talaga ang dapat, ano? Lahat ng anong tawag nito, mga pagdinig, kung kinakailangan mo ng legal advice, dapat you will be provided a counsel of your choice, no? So, kasama ko noon sila Teting Chudorte at saka si may isang abogado pa, no? Pagkatapos, yun yung sabi nila, kaya mo bang pangalanan? Sabi ko, sir, malinaw po ang Section 1 ng Republic Act 3 at Republic Act 1477 na hindi ko po pwedeng banggitin sa inyo ang source ng aking information. Kaya sabi nila, sige, kung hindi ko pwede, kaya mo bang sabihin in executive session? Sabi ko, sir, bakit po kinakailangan ng executive session? Public ka, ako yan, kinakailangan ng publiko alam. Ngayon, kung ako'y pipilitin ninyo, at kasi katulad din mo, gusto nilang anong pangalan nito, bigyan ako ng ng cite for contempt. Sabi ko, sir, kung isa cite for contempt ninyo ako, anong tawag nito? May as well ka ako, di sabihin ko na, pero ayoko ng executive session, gusto ko open court. O sabi ko, sige, umpisahan na ho natin, Mr. Chairman, kako kay Congressman Abaya noon, umpisahan mo natin, senyor, kumpleto naman ako lalistahan dito, nandito naman halos yung lahat ng ibubulgar ko. Kung gusto niyo, kasi naka-live naman tayo on TV, and on camera, biglang sinuspend yung session, hindi na tinuloy. Kasi kompleto ako, pati video, pati ano eh. Pero ang mabuti naman, kasi nagkaroon ng bagong batas yung Republic Act, yung Soto Law, ngayon, ano, pagkatapos noon, which guarantees ni yung mga mamamahayag na hindi mapipilit
na sabihin na oy bulgar kung saan nang galing ang source, no? Pero sa kaso nila Mr. Celis at saka ni Miss Badoy, anong tawag nito? Wala namang dapat panggigipit ng gano'n kasi simple lang eh. Let them replay the video at doon makikita na ito. Nagtanong yung mama. Kaya ako tinatanong nga sa mga post ko eh, kailan pa naging kasalanan sa mundo o maging sa Diyos yung pagtatanong? Kaya nga, for them to cite the two anchors of SMNI with the contempt, sa tingin ko kalabisan na yon. That is why I am glad that some lawyers are now filing cases of anong tawag nito sa Supreme Court ng habeas corpus. MJ, you know, Admar, maganda sigurong malaan ng mga taong bayan na nito lamang, siguro mga 2 weeks ago, kung di ako nagkakamali, nagkaroon ng landmark decision ng Supreme Court, which now forms part of the laws of the land, yung kaso ng Farmally versus Senate, na sinasabi ng Supreme Court, while the court recognizes the contempt powers of Congress, it cannot abuse it. No? Hindi siya pwedeng abusuhin. Kaya, yan, malinaw yan, no? So, ewan ko, kasi nanghihinayang ako at nalulungkot kasi yung chairman ng committee na nagtatanong, kaibigan ko pa yan, si Gaston Bunting, sa kung ano ba nangyari? At yung asawa niyan, dating producer namin sa ABS-CBN. So, they should know kung ano yung mga patakaran. Tapos si Congressman Akob, dati namang gentleman yan at mananabong yan, katulad ko, dati. Hindi ko maintindihan bakit ganun ang inaasta, no? Si Mr. Pimentel ng Surigao. Hindi ko rin maintindihan bakit ganun ang inaasta niya. Hindi ko kilala yung ibang congressman, nakala mo parang mga asong ulol kung magtatanong, nawala yung respeto ko sa mandali, no? Dito sa 19th Congress. Parang, I don't know, anong nakaka-trigger sa kanyang ganyang behavior, no? I should, upag siguro pag naluwas ako sa syudad, magtatanong ako sa mga psychiatrists at sa mga psychologists, ano ang dahilan, bakit nagkakaganito yung mga taong dati naman ni disente, no? Ano kaya ang triggering social phenomenon, no? O psychological phenomenon? Why are they acting like mad dogs, no? Hindi ko alam. Sir Jay, may buntag si MJ to, sir. Siguro, sir, bahagi. Yes, MJ. Bahagi ho yan ng hiwaga ng buhay. Oo naman. Sir, may nagsabi. May hiwaga talagang buhay, no?